So, day 3 na ng enhanced community quarantine. So, again, sarado pa rin lahat ng establishment. Ang bukas lang ay yung mga store na may tinda ng basic needs tulad ng pagkain, ganyan. Okay, so ito na yung day 4 ng enhanced community quarantine. May pasok na rin kami ni OBR Judy, so at least may nagagawa kami. Nakaka boring din pag nasa bahay ka lang. Sa ibang barangay nagpatupad na sila ng isang tao lang ang lalabas kada pamilya. Ewan kong paano nila ginagawa yun. Sabi, chine-check daw yung ID. Pero paano kung magkahiwalay kayo lumabas? Sabawa, may pagitan yung isa lumabas. After 10 minutes yung isa lumabas, diba? Ano, kailangan nilang bantayan isa-isa yung bahay. Ewan kong paano nila ginagawa yun, pero sabi nila may mga ganun daw na ibang barangay na nagpatupad, gano'n nakahigpit. Dito, ewan ko lang. Sobrang bawas pa rin naman yung tao. So, medyo hindi naman pasaway siguro yung mga tao dito. Iwahiwalay pa rin. Wala akong nakikitang magkakasama. So, ngayon, pupunta ako dito sa Del Monte. May in-order kasi kami online ni OBR dahil nga wala nang bukas na tindahan. So mga gamit pang bata actually. Ito dito sa may Baby Savers. Ito. So abutan na lang daw dito, close talaga sila. So alam mo na, nagre-ready na rin kami sa mga gamit ng bata kasi ayun naman namin isipin, pero paano kung mapaanak siya ng maaga, walang gamit yung bata. So, hindi makakapag-shopping ngayon. Ay! Thank you. Wait lang po yung bayad. Ito po. Thank you! Buti na lang may mga online store pa rin. Ganyang ano. Ay, paano pag may kailangan ka talaga, pwede mo nang puntahan. Kaya ipadala. Maski yung mga grab food, tsaka yung mga Panda, ganyan, Lala Move. Okay naman sila. So, operational sila. Good thing. Kasi mahirap na talaga magpunta sa mga... Hindi naman mahirap, pero Google na ng oras kung gusto mong makapamili sa mga supermarket. Ambulansya.
guys, so day 7 na. Ah, ba day 7. So mas naghigpit na ngayon. Hindi naman naamas na kami kasi hindi na nga sinisita na yung hindi na amas. Tapos ayun, yung masasagot na yung tanong sa yung tanong ko nung day 4. Day 4 to day 3. Kung paano nila makokontrol yung isang tao lang per, kada pamilya ang pwedeng lumabas. Eh yun nga yung mag quarantine pass. So yun yung gagawin namin ngayon, kukuha kami ng quarantine pass ID. Kasi sinisita na rin pag wala ka talagang ID. ID. Tapos nawala na. Ah, ito yung ID. May control number. And all. Ah, ito yung ID. One ID per household. Ito pa lang, pwede siguro. Okay.